Good day, brothers and sisters. Once again, this is Pastor Angelo Cantupa for our weekend edition of our devotional. And thank you very much for listening to this. The previous recordings, I've already instructed Brother Art to upload the previous recordings in YouTube. We have our official YouTube account, and I pray that this ease of access would benefit all of you. Hindi na lang sa email or sa tabita sa Google Drive ma-access yung recording, pero pwede na rin sa YouTube at pwede natin pakinggan pa ulit-ulit. So let's pray. Dire-diretso tayo. Lord, we thank you for this morning. Maraming po salamat dahil sa pag-ibig niyo kami po ay naligtas. Sa pag-ibig niyo, Panginoon, patuloy kayong gumagawa upang sa aming buhay mas makilala ka, Panginoon, at mas maging Christ-like kami, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa pag-aaral namin yun, ang iba yung katalinuhan, ang iba yung kababaang loob, ang patuloy niyo pong igawad sa inyong mga anak. At patuloy nga kaming matuto kung paano kami mamuhay. We thank you, Lord, for your grace and your mercy that abounds in our lives each and every day. In Jesus' name we pray. Amen. Our devotional for this morning is in Psalm chapter 34, verse 1 to 22. The whole chapter, i-share ko ngayong araw na to. So I'll read the text first. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Fear the Lord, you his holy people, for those who fear him lack nothing. The lions may grow weak and grow hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry. But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles, and the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones. Not one of them will be broken. Evil will slay the wicked. The foes of the righteous will be condemned. The Lord will rescue his servants. No one who takes refuge in him will be condemned. The Lord bless the reading of his scriptures. This morning, medyo hindi maganda yung gising ko kasi I was I had a almost more than an hour na nakipag-usap ako kagabi sa isa kaibigan over the phone, asking me theological questions, and I enjoyed the conversation. And sa mga nakakilala sa akin, when I talk a lot, ito yung naging problema talaga, yung lalamunan ko. So medyo nagbe-break na yung voice ko, no? And it's only by God's grace na I'm feeling better now. I continue to pray for my health, and para tuloy-tuloy tayo sa paglilikod sa Panginoon. So verse 1, sinimulan ni David yung chapter na to with this: I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Bakit kaya ito yung sinimulan ni David, no? It's something na para bang celebratory, or parang meron siyang naranasang maganda. Meron siyang experience na dahilan para purihin ang Panginoon, para itaas ang pangalan ng Panginoon.
Pero kung titignan natin yung background story na kung bakit ito na sulat ni David, ma-surprise tayo na hindi ideal sa isipan ng tao yung naranasan niya. This was the time when he was forced to pretend to be insane dahil napunta siya sa isang hostile kingdom, yung sa kingdom ni King Ashish sa Gath. Nung siya ay nananakbo at tumataka sa kanyang mga kaaway at napunta siya sa kaharian ni King Ashish at nakilala siya, someone famous na pumatay sa isang higante na si Goliath, eh talagang nakilala sa panahon nila at maraming kaaway si King David, and isa to sa dahilan kung bakit he actually feared for his life. So tignan natin bakit ganun yung nangyari, no? Basahin natin sa 1 Samuel 21 yung background story. In verse 10, the day David fled from Saul and went to Achish, king of Gath. But the servants of Achish said to him, "Isn't this David, the king of the land? Isn't he the one they sing about in their dances? Saul has slain his thousands and David his 10,000s. David took these words to heart and was very much afraid of Achish, king of Gath. So he pretended to be insane in their presence. And while he was in their hands, he acted like a madman, making marks on the doors of the gate and letting saliva run down his beard. Achish said to his servant, 'Look at the man. He is insane. Why bring him to me? Am I so short of madman that you have to bring this fellow here to carry on like this in front of me? Must this man come into my house?'" So, naging escape niya yung pagpe-pretend na siya ay isang baliw o isang siraulo nung panahon na siya ay naandoon sa kaharian ni King Ashish sa Gath, to protect his life, to preserve his life. Grabe yung na-imagine ko yung humiliation na inabot ni King David nung panahon na yon. Kahit napaka-popular niya, no, sabi, kilalang-kilala to, eh, si Saul, pumatay ng 10,000, siya, eh, pumatay ng 10,000, no, o higit pa. Kilalang-kilala si David, at dahil nga sa kanyang fame, or pwedeng infamy sa kanyang mga kalaban, eh, talagang he wants him dead. Hindi lang si Saul ang kalaban niya, pero yung mga bansa rin na nakapalibot sa kanya, ay galit din sa kanya. Makita natin dito na, David has no reason. Tignan natin, parang wala akong dahilan para kumanta o magsulat ng maganda patungkol sa experience ko. Pero ibang klase si David. He is called a man after God's own heart for a very reason, for the very reason na kilala niya ang Panginoon na kanyang sinasamba. Kilala niya yung Diyos na tumawag sa kanya at kilala niya yung Diyos na nagligtas sa kanya. And he see things hindi lang sa natural na paningin, kundi sa spiritual na paningin niya, nakikita niya yung mga bagay-bagay na hindi nagdidikta yung current situation niya, the way he respond towards the glory of God or towards praising or worshiping God. That's why he was able to say, "I will extol the Lord at all times. In times of calamity, in times of disgrace, in times of humiliation, in times of sickness, in times of peril, in times of danger of life." David was able to say, "I will extol the Lord at all times." Grabe yung kakilala niya sa Diyos. The reason why he is able to say these things because he knows the God that he serves. Kilala niya ang Panginoong Diyos. And sabi niya sa sumunod is, "His praise will always be on my lips." Ang papuri sa kanya ay mananatili sa laging mananatili sa aking labi. Charles Spurgeon in his one of his commentaries, sabi niya sa verse na to, hindi lang sa puso nananatili. Diba sabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
yung nilalaman ng puso niya, hindi niya lang sinasarili, kundi ito ay nilalabas na sa kanyang bibig so that people can hear. Marinig ng mga tao, marinig ng sanlibutan kung ano ang kapurihan ni Kristo, kung anong kapurihan ng Diyos na ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. At sa panahon natin ngayon, in our situation, ano yung laman ng puso natin? Ano yung abundance ng heart natin na lumalabas sa ating bibig? Is it praises? Is it ranting? Is it goodness? Or is it hate? Or kung ano pa man? Ano yung namumutawi sa ating bibig? Sa panahon ni David, he was able to say, his praise will always be on my lips because his heart is full of praises. At sa mga panahon naman na siya ay nagkasala, sa panahon na siya ay bumagsak sa kasalanan, hindi rin siya makapagsalita ng mabuti. Hindi siya makapagsalita ng maayos, ng tama. No? Kasi ganun yung nilalaman ng puso niya at that very moment. But when he came to his senses, anong sinabi niya? Nasulat niya ang isa sa pinakamagagandang mga prayers in which he says, search me, O God. Know my heart, I pray. Yung pinapa-examine niya sa Panginoon yung kanyang puso. Why? Because he wants the praises of God to be always in his lips. Maging mapagpuri pa rin yung kanyang labi. Hindi mawala ito sa kanyang labi. And verse 2, I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. What does it mean na I will glory in the Lord and let the afflicted hear and rejoice? Why? To be honest, nung panahon na ito'y sinulat ni David, maaring masabi rin niya sa sarili niya na, I am also afflicted. Maybe not with sickness, but he is stricken with terror. He is fearing for his life. Nandun yung dahilan niya para sabihin na, natatakot ako sa aking kamatayan, sa aking buhay. Nandoon yung fear, nandoon yung terror. But he chose to glorify the Lord, to glory in His name. At sa ibang nakakarinig nito, he is encouraging them not only to magnify yung terror or mas ipalakihin or how do I put it? Hindi big deal sa kanya yung terror na naranasan niya. It was a fleeting moment. And in time, na-realize niya that God is able to save him. At nakita niya na it is most important sa buhay niya ang mag-rejoice in the midst of affliction. Magpuri sa Panginoon. Imagine yung naranasan niya. Left and right, puro kaaway. Yung sarili niyang hari na tinatanong niya bilang ama na rin dahil nga ganun ang trato niya kay King Saul. Gusto rin siyang patayin. He's afflicted in many sides. Nagugutom siya, nauuhaw siya, naranasan niya lahat ng mga bagay na yan. But yet, he said, I will glory in the Lord. And let the afflicted hear and rejoice. May encourage tayo sa buhay ni David na siya naranasan niya yung mga bagay na yan. In fact, bago siya makapunta sa Gath, gutom na gutom siya, wala siyang makain. Pumunta siya sa isang priest at doon nakakuha siya hindi lang ng pagkain, kundi nakuha niya rin yung sword ni Goliath. Kung basahin natin yung text na binasa natin kanina, yung mga naunang verses doon. God provides in the midst of affliction. He has a reason to rejoice. He has the capacity not only to rejoice but also to encourage other people to rejoice with him. That's why in verse 3 sabi, glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. And this thing is inclusive. Hindi lang exclusive sa isang tao. He wants to glorify God in a communal manner, meaning hindi niya sinasarili ito. Pinapaalam niya sa ibang tao. His testimony, he makes it known. The glory of God sa buhay niya, yung goodness ni God, yung provision ni God, yung saving grace ng Panginoon sa buhay niya. At ang nakakatawa po dito,
kung maririnig ng mga kasama niya yung mga stories na ikwento niya, I think this is more than something to be jolly about. But in fact, I'm sure yung mga kasamahan niya, yung mga sundalong kasama niya, they erupted in worship to the Lord. They erupted in singing. Meaning, na fire up yung kanila mga puso na, grabe, itong leader namin muntik ng mapahamak pero niligtas ng Panginoon. Meron talaga tayong buhay na Diyos na pinaglilingkuran. And, hindi doon nagtatapos yun, pero ang end product is in lifting up the name of the Lord, lifting up His name, exalting Him above all else. Hindi sa exploits ni David. Kasi ang dali lang magyabang . Ang dali, isipin mo, nung wala na siyang makain, nakita niya yung priest at binigay sa kanya yung bread na consecrated para lamang sa templo at sa para lamang sa naka-reserve sa Panginoon at sa mga tao na malinis. At sabi niya, ako'y malinis. Sabi niya, I am righteous kasama ng mga kasama ko sundalo. At hindi lang yun, sabi niya, wala akong weapon. At pinakita sa kanya yung sword ni Goliath. Ang daling magyabang na, ay grabe. Naalala ko yung yung pinatay ko. Ito yung pinangpugot ko sa ulo ni Goliath, isang higante. Walang makakatalo sa akin. No, hindi. Instead of being reminded na siya yung magaling o siya yung gumawa ng mga bagay na yan, that very moment reminded him. Ang sabi niya doon, this sword is incomparable. Sabi niya, there is no other like this sword. Nag-iisa lang. Nag-iisa lang yung sword na pag-aari ni Goliath na kung saan na-remind siya, it is not by his might nor his power, kundi ang Panginoon ang nag-deliver sa Israelites out of that trouble against Goliath and the Philistines. He remembers the work of God at dun siya nagmamalaki, dun siya nagiging proud, hindi sa sarili niyang exploits. Verse 4, I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. Andun yung pagkakataon niya na siya ay tumawag sa Panginoon. Yung pag-sought niya sa Panginoon or pag-call out sa Panginoon, it is something na described as, I cried out to the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. And there are times na hindi natin ginagawa kapag dumating sa pagkakataon that we are fearful, we are in trouble. Sometimes it's hard for us to sought the Lord. Ibang nilalapitan natin, iba yung tinatakbuhan natin, iba yung iniiyakan natin. But at this very moment, si David, he knows kung saan siya lalapit. Pinakita niya example, pinakita niya na God is more than willing to listen. And not only to listen, but to deliver His people. At nakakatawa dito, sinabi niya, He delivered me from all my fears. Nakita na kayo ng batang umiiyak, batang takot, bata na helpless. Whenever nandyan yung takot, nandyan yung pangamba, nandyan yung pangangailangan, yung bata umiiyak. And I can only picture yung status ni David at that very moment na siya distressed. He's crying out to God, Lord, save me, save me. And the Lord delivered him from all his fears. And verse 5, sabi dito, those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. Naalala ko yung parallel verse dito sa Exodus 34 verse 29. When Moses went up to Mount Sinai, basahin natin verse 29. When Moses came down from Mount Sinai with two of the tablets of the covenant law in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. His face was radiant because he has spoken with the Lord. Ganito po yung example ng those who look to Him are radiant. Ano po ito? What does it mean to look to Him? When pinaralil natin to sa sinulat sa Exodus, his experience ni Moses, he didn't only look at God specifically or literally na nakita niya ang Panginoon. He saw the law of God. Doon siya nakatingin . Doon siya doon niya nakita yung manifestation ng glory ng Panginoon. At sabi doon, his face was radiant. It was not covered with shame.
in times of despair, in times of trouble, in times of calamity, where do we look? We look upon the Lord. We look upon His laws, His precepts, in His word. Yung salita niya ang pwede nating takbuhan. Sabi, Thy word is a light unto my feet and a lamp unto my path. Sorry, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo isang panglaw na sa akin ay patnubay, liwalag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. It is the light na nagre-radiate ng glory ng Panginoon. And when we face the glory of God, the radiant glory of God in His Word, it enlightens us. It takes away the shame. It takes away the sin. Hindi nun, naalala ko na naman yung kaibigan ko nung college, yung classmate ko nung college sa FEU when I studied there. Sabi niya, bro, pahiram ng Bible mo kasi may dala akong Bible. And hinihiram niya. Pabasa siya ng ilang chapter. As after nun, sabi niya, sarap sa pakiramdam. Parang natutunaw yung kasalanan ko, sabi niya. I don't know kung saan niya nakuha yung ganong klaseng statement or maybe yung feeling na religious feeling na nagbasa ko ng Bible, may ginawa akong mabuti or maganda yung ginawa ko, natatanggal yung kasalanan ko, nababawasan. That's not how we view it. Hindi yung nagagawin lang natin, babasa tayo ilang verses, may kinig tayo ng devotion or whatever, tapos good na tayo, okay na, maisang buo. No. It is something na ginagawa natin not out of religiosity or yung bang masabi lang nagbasa ka ng Bible. No, you study it until the light of God's Word illuminate you from inside and outside. Maliwanagan yung buhay mo at mag-radiate ito sa pamumuhay mo. Na yung pamumuhay mo rin ay puno ng liwanag. Na hindi ka nababalot ng kasinungalingan. Hindi ka nababalot ng kahihiyan. Dahil ikay nabubuhay ng naaayon sa salita ng Diyos. That's the radiance of the glory of God through His Word. Wala tayong makitang glory ngayon na usok o yung sinasabi ng ibang mga false teachers na bumaba ang glory ng Panginoon in a form of smoke. They don't understand the Bible. They don't understand what they're saying. If the glory of God comes down in the form of smoke or yung glory talaga ng Panginoon, hindi ka magpo-post sa Instagram, hindi ka magpo-post ng video gaya ng ginagawa sa Bethel, sa Redding, California, na may video pa, kung ano pa man. No, you will prostrate. Dadapa ka. Kumbaga, ikaw ay lulubog sa kinaupuan mo, kinatatayuan mo sa sobrang bigat ng glory ng Panginoon. Another thing is, you will die, literally. Kung i-reveal ng Panginoon yung kanyang talagang glory. Alala ko, sa transfiguration, nagpakita lang ng glimpse ng glory ang Panginoon sa Kristo. And the place was covered with smoke, with the glory of God. At yung smoke na yun, hindi yung smoke machine. It is supernatural. It is something na na-envelope sila lahat. At nakita nila yung kabanalan ng Panginoon. Nagiging resulta po ng glory ni God kapag nakita natin. Manifested glory of God through His Word, it gives us reverence towards Him. Natatakot tayo sa Kanya. Gumagalang tayo sa Kanya. Namumuhay tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon. That should be the result. In verse 6, this poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of his troubles. I can't help but think about the Sermon on the Mount. Blessed are the poor. Yung Beatitudes. A connection can be made, not contextually, not so much about the context nung sinusulat ni David dito patungkol sa Sermon on the Mount. Pero yung katotohanan, na pag-dinify natin yung poor in a spiritual sense, this is something na hindi lang yung mahirap dahil salat sa pera. Hindi yun ang pinag-uusapan dito, hindi yung wala kang makain. No, yung state ng isang tao, wala siyang ibang madependehan. Siya ay isang tao na walang kakayanan. Hindi lamang nagkukulang, but bankrupt.
yung wala siyang kakayanan talaga. Wala siyang maipagmalaki sa Panginoon. Maraming may hirap, no? Pero mayabang. Ubod ng yabang. Ang dahilan nila, eh, pride na nga lang iniingatan ko. Wala na akong pera, yung pride ko pa. Mawawala rin. So, pride na lang pangahawakan ko. So, that's not the kind of poverty na nakita natin dito. Ang poverty na nakita natin dito is the poverty of being helpless without the Lord. Hindi mo maipresent yung works mo, hindi mo maipresent yung riches mo, hindi mo maipresent yung righteousness mo, yung morality mo, yung religion mo. Hindi mo maipresent yan sa Panginoon because you are spiritually bankrupt. At sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I need you. Ikaw lamang. The poor man called and the Lord heard him and saved him from out of all his troubles. Sumasagot ang Panginoon, nagliligtas ang Panginoon to those who are poor. Poor in spirit. Spiritually bankrupt. Hindi yung nagmamalaki sa Panginoon. Hindi yung tao na nahaharap sa Panginoon o sa kapwa niya, ipagmamalaki niya yung works niya. Mabuti akong tao eh. Mabait ako eh. Ito yung ginawa ko, ito yung nagampanan ko. Ikaw ba, ganito ka? Hindi yun ang nililigtas ng Panginoon. Ang tinuturing na pinagpala in the Sermon on the Mount, in Beatitudes, are the poor in spirit, the meek. Those who are peacemakers. Yung ginagamit ng Panginoon na mga terminology doon expresses a sense of bankruptcy sa isang tao. Hindi lang nagkukulang, ulitin ko, but someone who has no capacity to save himself. Na sinasabi niya, Lord, I cannot save myself. Ikaw lang makapagliligtas sa akin. And true enough, if we place our faith in the saving grace of God, in His finished work, if we believe that He alone can save, that He has paid for our past, present, and future sin, doon tayo naligtas. And that in itself, yung faith na meron tayo, pananampalataya na hindi rin natin may pagmalaki. As Ephesians 2 verse 8 and 9 says, for we are saved by grace through faith. It is not by works, it is a gift. Not by works so that no one can boast. Kahit yung pananampalataya natin mula rin sa Panginoon, it comes from hearing and hearing the Word of God. Yun ang nagliligtas sa atin sa biyaya ng Panginoon. In verse 7, he continued by saying, the angel of the Lord encamps around those who fear Him and He delivers them. Ang anghel ng Panginoon ay nagiging tanod, nagbabantay sa paligid ng mga may takot sa Kanya at sila'y niligtas ng anghel ng Panginoon. Now, we cannot see literal angels na nandirito sa ating mga tahanan, nakapalibot sa atin. Pero anong tinutukoy dito ni David? The sovereign protection and divine saving grace ng Panginoon. Ano ba yung angels? Ano bang trabaho ng angels? Sabi, angels are ministering spirits. Literally, angel means messenger. The Lord provides protection through His messengers. Nagpo-provide ang Panginoon ng kanyang protection sa kanyang mga anak at dinideliver sila through His message, through His word. Hindi lang yung makita natin na laging grabe yung angel ng Panginoon. Nakita ko, lumilipad, tapos may ginawang ganito, may ginawang ganyan. That is mystical. That's not masabi nating biblical na truth in interpreting the angelic work ng Panginoon, ng anghel ng Panginoon. Hindi. But the mere fact na hindi tayo capable to see those things at work, rest assured that the message of God encamps us and it delivers us if we fear Him. Yun yung garantiya eh. Sa mga may reverence sa Panginoon, may takot sa Kanya, ang anghel ng Panginoon ay nananatili, nagbabantay at dinideliver sila sa anumang troubles nila. Ang unang trabaho ng angels is to share the message. The message of God, the Word of God is present sa atin lahat na may takot sa Kanya. And that is enough reason to believe that the angel of the Lord encamps our house or our very lives. Hindi lang yung bahay, no? Tayo mismo.
pinoprotektahan tayo ng anghel ng Panginoon, ng salita ng Diyos. It delivers us from all our troubles. In verse 8, sabi dito, "Taste and see that the Lord is good. Blessed is he, the one who takes refuge in him." Napakaganda po nung verse na ito, at nakita ko to sa isang truck na dumadaan ng Marcos Highway. Siguro Christian ang may-ari nun. Nakalagay doon, "Taste and see that the Lord is good." We have to be reminded in 1 Peter chapter 2 sa parallel verse niya. Sabi dito ni Pedro in verse 1, "Therefore rid yourself of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good." Sa Psalms, minabanggit pa lang, come, no? Taste. Lasahan mo at makita mo ang kabutihan ng Panginoon at pinagpala kung sino man ginagawang muog at sandala ng Panginoon, proteksyon ng Panginoon. In the New Testament, pagdating kay Pedro, sa sulat niya, meron ng instruction. Dahil nalasahan mo na, if you've been saved, if you've been raised from the death of your spiritual life, na born again ka, instruction dito ni Peter is, rid yourself of all malice, all deceit, hypocrisy, envy, slander of every kind, and like newborn babies, crave your spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Naranasan na natin, natikman na natin, therefore let us grow in faith, in holiness through His Word. More on this as we elaborate yung sumunod na verse na sinulat ni David. Ito, dinivide ko sa ilang mga categories kasi dito na pinakita yung contrast. After sinabi, blessed is the one who takes refuge in Him, those who fear Him. Sabi, yung may takot sa kanya, iniingatan ng maanghel ng Panginoon. Yung may hirap, poor in spirit, are blessed because they have been saved by God in all their trouble. Tignan natin dito yung contrast, yung difference ng isang ligtas sa hindi ligtas. Yung tumatawag sa Panginoon at hindi tumatawag sa Panginoon. Yung namumuhay na may kabanalan at yung hindi namumuhay ng may kabanalan. Sabi sa verse 9, "Fear the Lord, you His holy people, for those who fear Him lack nothing." Malinaw yun. Let's have reverence towards the Lord. Let's live a holy life. Because those who fear Him ay hindi magkukulang. Eh, Pastor, nagkukulang nga kami. Wala na kami maisaing. Wala pang dumarating na relief goods sa amin. Now, this is not talking about ano lang, no? Yung monetary or material needs. Itong material needs na to, temporal lang effect sa atin. Pero yung spiritual na pinoprovide ng Panginoon to sustain us until such time na tayo umuwi sa Panginoon, that is more than what we need. Sobra-sobra pa sa akin, nangangailangan natin physically. So tignan natin to in a perspective, hindi lang ng physical needs but also our spiritual needs, that we are secured in Christ sa pangangailangan natin. In verse 10, tignan natin yung sinabi ito, "The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing." Yung mga lion, they're strong, they are cunning, they are masters of the jungle. Sabi, they're the king of the jungle, especially the young ones, yung hindi yung mga babies, yung mga youthful na lion na may kakaya ng mag-hunt, i-overcome yung kanilang prey na mas malaki pa nga sa kanila kung minsan. Sabi, yung mga yon ay nagugutom, nanghihina. And in fact, sa hierarchy ng mga lions, kapag nanghina ka na, hindi mo na kayang i-assert kung ikaw yung king ng pride, yung grupo ng mga lions, kung hindi mo na kayang i-assert yung authority mo, i-challenge ka ng isang lion na lalaki rin. At kapag natalo ka sa fight or napatay ka, siya na yung bagong lion na papalit sa'yo. Napapalitan eh. Maaring sa umpisa, malakas ka, meron kang kayang gawin,
pero hindi ka mananatiling malakas all the time. Kagaya ng mga lion, nanghihina sila. Lalong-lalo na kung ikaw ay wala sa Panginoon. Darating sa panahon, nakala mo ang taas-taas ng posisyon mo, ang galing-galing mo, ang yaman-yaman mo, ang lakas-lakas mo, nakukuha mo lahat ng gusto mo, nagagawa mo lahat ng gusto mo. Pero gaya ng mga lion, ng mga malalakas, meron ka rin kahinaang darating. Magugutom ka rin. At pag dumating ang puntong yun, if God is not your source, you will die. Pero sabi dito, but those who seek the Lord lack no good thing. Kung sino mang humahanap, naghahanap sa Panginoon, ay hindi magkukulang ng mabubuting bagay. And what are these good things? Pagpalagay natin, nandiyan na yung provision ng Lord materially. Nandiyan na yan, bigay na natin yan. But moreover than that, the good things that God has prepared for us to do in advance, and nandiyan, He will enable us na magampanan yung ating mga pagkakatawag, ang ating mga trabaho bilang isang Kristiyano. At higit sa lahat, nandyan ang biyaya niya sa pamagitan ng fruit and the gift of the Holy Spirit. Nandyan ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Na mapagtatagumpayan natin ang kasalanan, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. In verse 11, sabi ito, "Come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord." Now, ito, ina-assert naman ni David ngayon yung pagiging ama niya. At sa pakikinig natin, pagbabasa natin ng salitang ito, ng mga susunod niya sasabihin, let us place ourselves as someone who is learning, nagpapasakop sa kanyang magulang at nakikinig ng instruction. And this is very important. We have to take note of this, itong pagtuturo niya. Listen to me, I will teach you the fear of the Lord. This is the fear of the Lord. Sabi dito sa verse 12, whoever of you loves life and desires to see many good old days. Kung sinong nagmamahal sa buhay at nais pang humaba ang kanyang buhay, punta tayo sa mas spiritual sense. If you love life and you love the eternal life na binigay ng Panginoon, instruction, verse 13, kagaya na sinabi ni Peter sa kanyang sulat kanina na binasa natin, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Verse 14, turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. So, apat na bagay yan. Sabi, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. And peace. And seek peace and pursue it. Lima pala yung bagay na yun. So, how do we do this? Paano ito mangyari? Sa sariling atin, sariling ating kakayanan, hindi natin kakayanin yan. Unless you've been regenerated by the power of God, by the power of the Holy Spirit, only He can turn a dead man to a living person, can regenerate a dead person and be born again. And if we claim that we're already born again, then we have the capacity. Andun yung kakayanan natin para hanapin ang Panginoon, para basahin ang kanyang salita. Pero bakit nag-fail tayo kung minsan? Because we're not listening. Pakinggan natin ang salita ng Diyos at isabuhay natin. Sabi nga, nabasa ko, no? May nag-post. Huwag mong isiping tahimik ang Diyos at hindi siya nagsasalita kung hindi mo binubuksan yung Biblia mo. Ang dami nagreklamo, Lord, hindi na kita maramdaman, hindi ko marinig ang salita mo, nasaan ka na, ang layo-layo mo sa akin. Teka muna, magkaintindihan tayo mga kapatid. If you haven't read your Bible, how can you hear the Word of God? If you claim to be a Christian, yet you're not studying the Word of God, not only reading, studying the Word of God, then how can you hear God? How can you feel His presence? How can you enjoy it? And another thing, sabi dito, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Umpisa pa lang pinakita ni David how to do it. I will bless the Lord at all times. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Excuse me. Paano daw? How can we keep evil from our lips? Hindi tayo magsisinungaling. Example ni David is to speak the praises of God. Kung hindi tayo nagpupuri sa Panginoon, kung hindi natin sinasamba ang Panginoon sa magitan ng ating mga labi, kung hindi na lumalabas sa atin, ibang lumalabas sa ating bibig. And more often than not, nagko-complain tayo, nagmumurmur tayo.
gaya ng mga Israelita sa ilang, binigay na ng Panginoon lahat, nandiyan na yung tubig, nandiyan na yung mana, nandiyan na yung karne, but they chose to murmur instead of being thankful. Imbis na pasalamatan ng Panginoon, nagreklamo pa. Pero kakaiba tayo bilang Kristiyano. We are expected to keep our tongue from evil, to speak the truth, at lumayo, talikuran ang kasamaan, at hanapin ang kapayapaan. At ito ay hindi lang hanapin, kundi pursue, sikapin. In verse 15, sabi niya, the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their cry. Ang mata ng Panginoon ay nakabantay sa mabuti at ang kanyang pandinig, ang kanyang tenga ay nakikinig sa kanilang mga panaghoy, sa kanilang pagtawag. This is very encouraging, brothers and sisters. Na sa ating pagsik sa Panginoon, nakikinig siya. We are comforted with the truth na yung gobyerno hindi nakikinig sa atin. Yung mga mahal natin sa buhay, maaaring talikuran tayo, maaaring mag-isa tayo, pero ang Panginoon, hindi tayo iiwanan. Nandyan siya. Nakabantay siya sa atin. Nakikinig siya sa atin. Now, previously, no, nag-share ako about Coram Deo, the presence of God. Yung pagbabantay niya sa atin, yung pagsama niya sa atin, it works both ways. Hindi lang yun encouraging, but also, it gives us a holy fear towards Him. Nakabantay ang Panginoon sa atin, nakita niya ang ating ginagawa. Ito yung contrast. Verse 16, but the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth. Ang mukha ng Panginoon ay nakatalikod laban sa mga masasama at buburahin sila sa balat ng lupa. Kumbaga. Ito yung kabaliktaran pag wala tayo sa Panginoon. Die and suffer apart from the Lord and perish apart from the Lord. This is sad. Nakakalungkot ito. Kaya mga kapatid, tignan natin ang ating mga buhay. Examine natin. Am I in the favor of the Lord? Am I in the eyes of the Lord? Na nandyan ba ang favor niya sa akin? Nagbabantay ba siya sa akin? Dahil ako ay kasama sa mga tinuturing na matuwid. If we are living in sin and we claim to be Christians, at nandito ang conviction ng Panginoon ngayon, nangungusap ang Panginoon, let us repent, turn from our wicked ways. Talikuran natin. Why? Because once we repent, ang promise ng Panginoon, 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us from all our unrighteousness. Patatawarin niya tayo at lilinisin sa kanyang, sa ating mga kasalanan. Siya ay tapat at banal. Patatawarin tayo at lilinisin sa ating mga pagkakasala. And the result is this. In verse 17, the righteous cry out and the Lord hears them and delivers them from all their troubles. Because the Lord, sabi dito, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Nagliligtas ang Panginoon. Sa mga basag na puso, dun siya mas malapit. Ngayon, may dalawang klase yung pagkabasag ng puso eh. Pagkabasag ng puso dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga persecution. The Lord is close sa ating mga dinidisiplina, part din yun, yung discipline, nadudurog ang mga puso natin. But if the reason of our broken heart is because of the consequences of our sin, for us to have access sa ganitong klaseng saving grace ng Panginoon sa kanyang pag-ibig na ganito is first we must repent of our sins. We must repent. Talikuran natin yung mga kasalanan natin so that we enjoy the comfort and love of the Father. He is close to us. He is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Yes. But this is the benefit ng mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, kapag nag-suffer ka because of the consequence of your sin, wala kang ibang consolation kung hindi ka magsisisi sa Panginoon. I remember this, I forgot the name, but I remember the story about serial killer. Marami siyang pinatay. Iba kinanibalize niya. Karamihan ang pinapatay niya, nire-rape niya, and then talagang nakilala siya sa states as someone na
mass murderer or dito serial killer. Ang daming natakot sa kanya. Pero nung nahuli siya, na dala siya sa kulungan, doon niya nakilala ang Panginoon. At ang dami nagde-debate, totoo bang Kristiyano siya o baka ginagawa niya lang escape yun kasi ano na eh, nahuli na siya eh, wala na siyang ibang pwedeng takbuhan eh. Kaya sinasabi lang na tinanggap niya si Kristo, na born again siya, nagpabaptize siya. Actually, it makes sense. Sino pa bang magiging recipient ng pagliligtas ng Panginoon kundi yung maiisip natin na sobrang sama, sobrang makasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi siya nagpunta sa mundong ito para sa mabubuti kundi para sa may mga sakit, sa mga makasalanan. God did not send His Son to condemn the world but to save the world through Him. At kung sino na nampalataya sa Kanya ay binigyan ng buhay na walang hanggan, at kung di naman na nampalataya ay kinondena na. Sa pagkakataong yun, that serial killer is meant to be killed. Nasa ano na po siya, death row. Pero kakaiba yung nangyari sa Kanya. The consequence of his sin nag-catch up sa Kanya. Nandun eh. Nandun yung consequence eh. Ano po nangyari sa Kanya? Pinatay siya ng kapwa niya preso. Hindi na siya pinaabot sa death sentence niya, sa katuparan ng death sentence niya. Pinatay po siya. Pero bago siya namatay, sinulat niya sa kanyang diary, sa kanyang last will pala, nangawa siya ng last will. Pinakita niya doon yung kanyang conversion story at pinakita doon. And there was this chaplain ng prison na sinabi na siya yung nagbautismo sa kanya at nalangin sa kanya. Nakita niya yung genuine faith ng taong ito. At walang mga pag-dispute kapag ang Diyos ang nagligtas, nagpatawad, talagang totohanin niya. Kahit pagano tayo kasama, kahit pagano tayo nalayo sa Panginoon, if we fall down on our knees and repent of our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. And the Lord will hear our cries. And the Lord will deliver us from all our troubles. In verse 19, ito naman yung disclaimer, kumbaga, the righteous person may have many troubles. Hindi porket mabuti ka na, nagsisi ka na, umiga ng tawad, hindi ka na mawala ng problema. In fact, marami. Hindi tayo special people na may VIP privileges tayo. Hindi. Grace ang tawag dun. Biyaya po. Huwag tayo maniwala sa mga dito sa mga prosperity preachers na pag tinanggap mo si Kristo, yayaman ka, gagaling ka sa sakit karamdaman mo, pag nagbigay ka ng X amount of money, babalik sa siksikliglig at umaapaw, kaya magbigay ng pera para mas maraming favor, mas maraming blessing. Hindi po natin pwedeng i-bribe ang Panginoon. Hindi po yun. In fact, sabi ng Panginoon, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. If the world will hate you, they hated me first. The world will hate you because of me. Yan ang mga promise ng Panginoon na hindi natin gustong narinig kasi hindi popular, hindi masarap sa tenga. Pero ano pong katotohanan? Kahit marami tayong troubles, sabi sa verse 19, but the Lord delivers him from them all. May pagliligtas ang Panginoon. Maybe some troubles here on earth will kill us. Maybe some troubles here on earth will put us into such peril and danger and trouble na sukat ikamatay natin. Pero hanggang dito lang yan, mga kapatid. God will deliver us from them all. Meaning, kung mamatay tayo dito sa lupang ito, meron tayong blessed hope. Na sa langit, wala nang pag-iyak. Wala nang kamatayan. Wala nang kasalanan. And all our troubles, ay wala na. He has delivered us. Now, sa verse 20, ito, hiniwalay ko siya sa pag-aaral ko dahil may prophetic inclination to sa New Testament towards the death of Christ. Ang sabi doon sa verse 20, He protects all His bones, not one of them will be broken. In John 19 verse 36, a parallel verse, kita natin dito yung si Kristo ay patay na at
para masigurado na hindi magsusurvive yung mga tao, yung mga nakakapako, eh pinupukpok yung kanilang tuhod, binabali para mag-collapse na yung lungs nila, hindi na ma-support ng knees nila at tuloy na silang malunod sa fluids or mamatay na dahil hindi na hindi na makapag-contract yung lungs nila. Hindi na ito ginawa kay Kristo kasi patay na siya. Ang ginawa na lang ay sinaksak na lang siya ng spear. Blood and water flowed from that wound. In verse 36, sabi dito sa John 19 verse 36, "These things happened so that the scripture would be fulfilled, no one of his bones will be broken." Bakit kaya importante ito na makita natin? Kung makita natin dito yung parallelism natin, no? Sa isang Kristiyano na nagsasuffer na may pagliligtas ang Panginoon. At isipin natin, hindi pa rin tayo makumbinsi. Teka muna, it doesn't make sense eh. But why should I suffer pa eh? Diyan na nga ang Panginoon eh. Dapat ma-enjoy ko na yung pagliligtas niya sa lupang ito pa lamang. Kailangan yumaman ako, gumaling ako sa sakit ko, kung ano pa man. Hindi. Ang best example dito is si Christ. Kung merong righteous, eh siya yun. Yung righteousness natin ay hindi sa sarili natin. It's just been imputed to us. We've just been justified through Christ, through His blood. Pero si Kristo siya mismo yun. He is the righteous one. Yet, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. He suffered greatly with the hands of sinful men. And also with the wrath of God na dumurog sa kanya. Instead of us suffering the consequence of our sins, He suffered for us. He died for our sins. Yet ang promise ng Panginoon, not one of His bones will be broken. Protektahan niyo. Grabe yung connection sa parallel verses na to, na ang pangako ng Panginoon, iingatan niya ang matuwid, the righteous one. Siya'y mananaghoy. Siya'y tatawag sa Panginoon. And in fact, ang daming tawag ng anak sa ama at ang huling huli, "Father, why have you forsaken me?" Isa sa mga huling words na ginamit niya. But yet God, in His love, hindi niya hinayaan na hindi ma-fulfill yung promise niya, the prophecy that none of His bones will be broken. Kung sa pagkakatang yun naging tapat ang Diyos sa pangako niya, ano pa kaya yung katapatan ng Panginoong Diyos sa pangako niya na tayo ililigtas niya? Yet we don't deserve it. Hindi natin deserve yung mga bagay na yun. So kung ano man graces, ano man yung mga pagpaparang tinatanggap natin ngayon, let us be thankful. Mapagpasalamat tayo sa Panginoon. After that, in verse 21, sabi, "Evil will slay the wicked, the foes of the righteous will be condemned." Evil will slay the wicked, and the foes of the righteous will be condemned. Ultimately, may pagwawasak sa mga gumagawa ng kasamaan. Hindi dito sinabi, evil will slay the righteous. Now, evil men has slain righteous men even before, even Christ. Eh, pinatay on the cross ng mga masasamang tao. Pero ba't ito yung sinasabi dito? Bakit ganito yung statement na binibigay dito? Gusto ko lang ibasahin sa parallel verse in Proverbs 24 verse 16. Ang sabi po dito, "For though the righteous fall 7 times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes." Ano pong sinasabi dito? Yes, the wicked men can afflict the righteous. Nandun yun eh. Talagang hindi tayo exempted sa pahirap ng mga masasama. Dumarating yun. Pero ang pinag-uusapan dito yung kamatayan, yung pagpatay. Eh si Kristo napatay eh. Napako siya sa krus ng masasamang tao. Pero tignan natin dito yung katotohanan. He didn't stay dead. He didn't stay dead. "But evil will slay the wicked, and when they slay the wicked, there is no resurrection for them. There is no hope for them. And the foes of the righteous will be condemned." This is terminal. Ang masama, ang papatay sa masama. And when that happened, there's no hope for them. But we, even if we die in the hands of evil men, or in the hands of calamity,
we have that assurance that we will be resurrected with Christ. In verse 22, David concluded this song by saying, "The Lord will rescue his servants. No one who takes refuge in him will be condemned." And this is a long-standing promise that will be fulfilled. That in this world, we will have trouble, but take heart. Jesus Christ has overcome the world. Mararanasan natin yung mga paghihirap gaya na naranasan ni David, but he chose to praise the Lord, to extol his name, na itaas ang Panginoon sa bawat oras. Nandun ang warning niya na kung tayo ay hindi magsasubmit sa salita ng Diyos, no, we'll be humiliated, we'll be ashamed, but the righteous one will be radiant. Nandun yung promise niya na kapag tayo magpakumbaba sa Panginoon, makikinig ang Panginoon sa atin. At di niya tayo pagkukulangin ng mabuting bagay. Even if we perish in this world, we have the assurance that the Lord will rescue us and all those who take refuge in Him will not be condemned but be saved. Brothers and sisters, take heart. Ang Diyos ay mahabagin. He is gracious. Ano mang situation ng life mo ngayon, pinagdadaanan mo. Ito, second week na quarantine natin. Alam ko, karamihan sa atin dito, some of us might be losing their minds, naging paranoid na, o kung ano pa ba, na-discourage. But let the word of God encourage us that God is faithful in His promise. Hindi siya nagbabago sa kanyang mga pangako. Let's all bow down in prayer. Father, grant us peace sa pamagitan ng iyong salita. Continue to convict us from the things that we have done or we're doing na hindi nakapagbigay lugod sa inyo, Panginoon, so that our lives will be like the righteous, Lord God. Mapabuti ito sa pamagitan ng inyong habag at biyaya, Panginoon. Dalangin po namin na tulungan nyo kami na masunod ang inyong utos, that our hearts will be full of praises, that it will eventually manifest through our words, Lord God. Purihin ka namin nawa sa mga sitwasyon ito, Panginoon, at sa kahit ano pang sitwasyon ng aming buhay, knowing, Lord, that you will deliver us from all our troubles. We thank you for your love, your mercy, and your grace. Continue to protect and provide for your people. In Jesus' name we pray, amen and amen. Almost 1 hour itong recording. Pagpasensyahan nyo na, but I hope that you will enjoy listening as you've listened to this message. God bless you all.